Magandang araw mga tol, alaga ni Floyd Mayweather na si Colonel Moton gusto agad ipalaban sa world champion. Ayon nga po kay Floyd Mayweather, unang pasok pa lang ni Colonel Moton sa kanyang professional debut. Gusto agad isagupa kay Laywood ng UK na may hawak sa WBA featherweight belt. Ito ang tumalo kay Mauricio Lara na isang Meksikano. Mapapanood po natin ang training highlights ni Colonel Moton. Mataas ang hype sa batang ito dahil sinasabi agad na susunod kay Tank Davis o mas malakas pa kay Tank Davis. 17 pa lang ang edad mga tol pero kayang sumabay sa mas malaki sa kanya. Lumalaban pa lang sa amateur itong si Colonel Moton. Binabalak nang ipasok sa professional at ikampanya agad sa featherweight 126 pounds. Ang matindi dyan mga tol, champion agad ang ipasagupa. Ganon kataas ang tiwala ni Manny Mayweather sa kanyang alaga. Sumagot naman po dyan si Laywood. Sabi niya, at Floyd Mayweather, you're closer to my age than your prospects. I'll give a few pounds away to dance with the great. Mas malapit pa raw ang edad ni Floyd kay Laywood kumpara kay Colonel Moton. Edad 35 na po ngayon si Laywood. Malayong ang edad ni Colonel Moton na 17 pa lang sa kasalukuyan. 18 years ang pagitan mga tol, 17 versus 35. Mukhang kakaiba mag-trip itong si Floyd Mayweather. Nakakainsulto naman ata sa champion kung papatulan ng isang batang unang pasok sa profesional. Hindi rin siguro papayagan ng WBA dahil may ranking sa WBA na kailangan sundin sa pagdepensa ng belt. Pero tingin ko mga tol, malayo ang mararating ni Colonel Moton. Basta alagaan muna bago isabak sa leon. Sa iba pang balita, Terence Bud Crawford may banat kay Tank Davis. Hindi daw champion si Tank Davis sa 135 dahil regular WBA lang ang hawak na titulo. Ang tunay na champion dyan ay walang iba kundi si Devin Haney dahil siya daw ang undisputed. Kaya hindi kinikilala si Tank Davis bilang champion sa 135. Kung gusto daw ni Davis na lumaban kay Crawford, welcome naman siya basta aakyat sa 147. Pero nilinaw ng trainer ni Tank Davis na wala silang plano na labanan si Crawford. Dahil ang target nila, rematch kay Pitbull ay sa Cruz, Lomachenko at kay Stevenson. Hindi daw agad mangyayari yan pero nasa listahan ni Tank Davis. Wala daw sa bucket list ang pangalan ni Terence Bud Crawford. Sa iba pang balita, Jermell Charlo pinanood daw niya ang laban ni Spence at Crawford. Base sa napanood ni Jermell Charlo, may mga patama daw si Crawford sa likod ng ulo ni Spence. Totoo ang sinasabi dito ni Jermell mga tol dahil kung mapapanood ang slow motion, may mga patama talaga sa likod ng ulo. Hindi lang po natin mapapansin dahil mabilis ang pangyayari at hindi naman sinasadya. Kaya goods pa rin at legal ang patama. Basta hindi nakita ng referee, goods pa rin yan. Wala naman reklamo galing sa mga officials at hindi rin nagreklamo ang company Spence. Binanggit lang ito ni Jermell Charlo sa kanyang interview. Nakita daw niya ang suntok ni Crawford behind the head. Samantala, nagsalita na rin ang presidente ng Showtime na si Stephen Espinosa. Sinabi daw ni Spence na gusto pa ng rematch kay Crawford. Kahit marami ang nagsasabi na parehas lang ang resulta, gusto pa rin daw patunayan ni Spence na kayang talunin si Crawford. Kaya abangan na lang po natin ang karagdagang updates tungkol dyan. Maraming salamat po.